Pag nag-demo kayo sa maraming tao, meron diyang sisigaw ng boo, may magre-reject sa'yo. Walang hindi magaling, mali lang ang attitude. So number one, tinuturo ko sa mga tao, you have to trust yourself. Courage is not the absence of fear, but the ability to face it. Bago kami nag-commercial break, ay napahanga ni Chris ang aking partner na si Sir John. Ngunit, lahat nga kaya ng audience niya ay napabilib ni Chris. Minsan nare-reject ka. Pag nag-demo kayo sa maraming tao, meron diyang sisigaw ng boo, may magre-reject sa'yo. Pero pag tumibay ng dibdib mo, kakayanin mo yon. Meron din talagang mga makontra or hindi naniniwala. Minsan gustong i-challenge yung memorya nyo. Bibigyan ngayon kayo ng words na talagang out of this world. Okay. Kaya yung mga ganun po. Pahihirapan ka para mapayakan. Nasana yung dibdib ko sa ganun, kaya ko po siya. At masasabi ngang experience is the best teacher. Dahil matapos ang mahaba-habang panahon ng pag-aaral tungkol sa memorization at pagtatanghal sa iba't ibang grupo, ngayon ay lumalawak na ang koneksyon ni Chris. Hindi ko rin ma-imagine, hindi pumasok sa memory ko na mag-i-speak ako sa mga government institutions like Makati Medical Center, Department. Ayan, sige, ano na yung mga nag-invite sa'yo para turuan sila? Makati Medical Center, Department of Education, Camp Aguinaldo, University of Makati, University of the Philippines, Los Baños, okay. Kahit po sa Notre Dame, sa the Jangas, Notre Dame of the Jangas sa General Santos. Oh, pati mga academic institutions, naiimbita ka na rin ngayon para magsalita. At kung akala nyo ay dito lamang sa Pilipinas na i-invite para magsalita si Chris, nagkakamali kayo. Dahil iba't ibang bansa na ang kanyang napuntahan para lamang magbigay ng seminar. Actually, nag-speak na po ako sa Malaysia. Okay. Ano yung grupo dyan sa Malaysia? Actually, mga Muslim saka Indians. Wow. Kaya makita niyo yung pictures ko, nakaupo sila sa sahig. Ibig sabihin, kahit mga dito sa Malaysia, interested sila sa memory. At saka okay po yung result, nagulat din sila kasi kaya pala nila. Ngunit ang pinaka nakaka-challenge umano sa mga seminars sa ibang bansa na kanyang napuntahan ay sa bansang Cambodia, kung saan full coverage ang ibinigay sa kanya. Ang ibinigay sa akin, Cambodian words. Cambodian words? Napaka-challenging. So, nung nandun ako sa Cambodia, 5 television stations at ang alam ko, 3 newspaper, medyo nagduda sila. So, ginawa nung isang reporter, tinanggal yung aking blindfold. Baka akala nila merong may crop ng ulo ko. Kinuha niya yung shawl niya at yun yung ipinalit niya. And then, nanigurado, no? They gave me another 25 words. At nung ma-recite ko yung 50, lalo sila namin. Wow! Napakaganda. Alright. Then, ang may nasabi ka sa akin kanina na you're already in the midst of preparing for a book, no? Ano ba itong libro na ito? Actually, ang title po nito as of now, pero na hindi pa final, Unlock Your Hidden Genius. Ayan! Parang, ano yan ah? Parang paano mo mailalabas yung iyong yung pagiging henyo mo. Uso-uso yung henyo ngayon kasi maraming game sa sa mga TV show na related sa pagiging henyo eh, no? And dito mo isusulat din yung life story mo and your experiences or nandito na rin yung mga techniques? May mga techniques po doon pero number one pong focus ko doon is the right attitude. Okay. Kasi naniniwala ako wala talagang, actually ang paniwala ko po 99% ng tao, genius. 99%? Hindi lang nila nadidiscover. Ayon kay Chris, naniniwala rin siya na kung anong iniisip ng tao ay siyang ilalabas ng katawan nito. Because I believe where the mind goes, the body follows. Okay. Kung ano yung picture na nakikita mo dito, okay, mataas ang posibilidad na yun yung paniwalaan mo. So tinuturuan ko sila na... So parang pag sinabi mo, naku, hindi ko kayang magsalita sa stage or hindi talaga ako para sa sales, ganyan. Ini-imagine mo palang it becomes you. Yeah, because I believe our minds is talagang obedient servant yan. It's like obedient genie servant. In a bottle. Waiting for your order. Master, come on, give me your order. Naku, ang hina ng memory ka. Master, your wish is my command. Ganun yung tendency ng subconscious. So parang kung ano yung dinidikta mo na sa sarili mo, talagang ikaw na yon. Exactly. So, parang pag sinabi mo, hindi ko kaya, talaga hindi mo kaya. Dahil doon pa lang sa isip mo, hindi mo na kinakaya.
Let's say, sinabi mo na, ako babagsak yata ako sa exam. There's a high percentage. Lalagpak ka. Actually, ganito po yan. Ano? When you verbalize something, you're actually activating your left brain. When you visualize something, you're actually activating your right. When you verbalize negative, visualize positive, nothing will happen. It cancels out, it negates the other half. Kaya ngayon, nagsabing na, ako babagsak yata ako, and at the same time, they visualize yung nire-receive nilang test paper, bilog-bilog, kumakamot sila ng ulo, there's a high percentage. Babagsak sila. Oo, kasi talagang... Kasi where the mind goes, the body follows. At mukhang tuloy-tuloy na ang paghanga ni Sir John K. Chris. Tingnan nyo at hiningan na niya ng tips ang ating bida. Would you like to share with our audience okay. maybe three steps lang on how to improve their memory na pwede na nilang kaagad gamitin? Okay, one thing na I want to remind ano yung audience natin, memory is a habit. Hindi siya one-time event. In other words, memory has to be a part of your system. It has to be your lifestyle. It has to be your second nature. Halimbawa, pumunta kayo sa fast food, halimbawa, at gusto ninyong ma-memorize yung names and faces. Dapat meron kayong conscious effort. Pag nakita niyo yung ID right there and then, tingnan niyo agad yung pangalan, then i-associate niyo agad dun sa face nung person. Now, ganito yung pag-associate sa face. You have to find your most yung distinguishing feature ng face ng person, and then you switch yung name into something tangible para mas mag-trigger sa brain, then i-attach to that distinguishing feature. Can you give us a specific example, Chris? Paano yan? Okay. Let's say, may nakita kang servidora sa or okay. Sa Jollibee. So, paano yan? Let's say, yung servidora, nakita ko may malaking lunal, tapos ang pangalan niya, Joy. So the first word that comes first to my mind whenever narinig ko yung word na Joy is pwedeng Jollibee Chicken Joy, pwedeng Joy Bathroom Tissue, pwedeng Joy Antibac. Pipili lang ako ng isa doon, then i-attach ko yun doon. And in my mind, makikita ko yun, then i-mention ko lang 3 times na Joy, i-attach ko doon sa lunal, and then time will come, pag nakita ko ito, may mataas yung percentage, malaman ko yung pangalan niya. Okay, i-attach mo yun. Pero ano yun, may visual... cue ka na parang kunwari, Joy bathroom tissue, ilalagay mo yung tissue sa mukha niya, gano'n? Kasi ganito po yun eh, the more it is laughable, ridiculous, illogical, bizarre and silly, the more siya nag-stick sa memory. Ayan, pag crazier yung image na napapaint mo sa mind mo, parang mas madaling tandaan. Okay. So ano yun, parang yung mukha niya na may lunar, imagining ko may joy tissue doon. At saka ganito po, pag kayo ay magme-memorize, dapat yung i-attach siya doon sa hindi nababago. Hindi nababago. Halimbawa, kilay. Kung ang kilay sa kilay nyo nilagay at nagpaahit siya ng kilay, baka makalimutan nyo. Ah, okay. Okay. Kung sa pisgi naman, maganda siguro yung mga nunal, peklat, kung may tatuman, yun po, at saka yung hugis ng ilong, pwede yun. Applicable ba sa lahat yung ganong technique? Di ba minsan nasa dulo na ng dila mo ang sagot, pero ayaw pa rin lumabas? Sometimes you came to the point of banging your head against the wall. Gusto mong palabasin yung sagot. Ayaw. Oh. Alam niyo kung bakit? Kasi there's a certain hormone called cortisol. Na lumalabas. It impairs your long-term memory. Sumasama siya sa bloodstream. Kapag nasa stress moment ka, at saka pag nag-ano. So, kailangan, pag hindi ka kasi stress, less yung cortisol na lumalabas or totally wala, mas nakakaisip ka ngayon. At saka mapapansin nyo, yung mahilig magpatawa, okay. Ang taas ng memorya. Ah, talaga? Kasi yung happy hormone mismo, yun ang nagsasuppress dun sa stress hormone. Sa cortisol, alright. Yan yung nandito sa likod ng brain naman natin. Oh. At dahil maging ako ay hangang-hanga na kay Chris, kung kaya't hiningan ko na ito ng sample. Okay, right now we're gonna have a live memory demonstration. So we have numbers here from 1 to 20. All you have to do is to pick a number from 1 to 10. Pick a number from 1 to 10 and yell out any word that comes first to your mind. It goes something like this. Number 5, Mississippi. Wait for me to say next, then pick another number. Let's say number 9, White House. In other words, we will complete the 1 to 10 with words. After we completed the 1 to 10 with words, we will jump to 11 to 20, but this time we're gonna yell out 3-digit number. It goes something like this. Number 18, 171. When I say next, take another number, yell out another word. After we completed the whole list, just give me a minute or two. And I'll recite them all to you in any order that you want, 1 to 20 or 20 to 1. And you can even yell out any number. I'll tell you what's written there. But to add to the challenge, I'm gonna use this blindfold. By the way, this is not magical and there is no microphone at the back of my head. It's a pure live memory. Okay, ready? Ready? Ay, ubog po kasi. Okay, pick a number from 1 to 10.
4. Okay, what word? Nipahat. Number 4, nipahat. Okay, next. 9. Okay, what word? Twitter. Okay, number 9, Twitter. Next, 1. What word? Rebounding. Rebounding. Okay, next. 7. Okay, what word? Paris. Number 7, Paris. Okay, next. 5. What word? Laguna Belair. Laguna Belair. Okay, Laguna Belair. Next. Laguna Belair. 3. Okay, what word? Speaker. Okay, next. 2. Okay, what word? Gun owner. Okay. 6. What word? Cell phone. Number 6, cell phone. Next. 10. Cuticle remover. Okay. Mm-hmm. That's number 8. Rumpelstiltskin. Yeah. Tama ba ako? Rumpelstiltskin, okay? Mm-hmm. I don't know if I got it right. Okay, let's go to 11 to 20. Okay, 11 to 20. Numbers. 20. Okay, what number? 849. Next. 13. 128. Next. 11. 143. 15. 15, 17, 26. 16. 401. Okay. Number 18, last? 217. 217. Okay. Okay. I'm ready. What do you want? 1 to 20? 20 to 1. 20 to 1. Okay. Number 20, 849. Number 19. 918. Number 18, that's 217. Number 17, 859. Number 16, 401. Number 15, 176. Number 14, 152. Number 13, 128. Number 12, 715. Number 11, 143. Number 10, cuticle remover. Number 9, Twitter. Number 8, Rumpelstiltskin. Number 7, Paris. Okay, number 6, cell phone. Number 5, Laguna Belair. Number 4, Nipahat. Number 3, speaker. Number 2, gun owner. And number 1, rebounding. Oh my God! 20 words. On add numbers, even numbers. Even numbers. Even, forward, backward. Forward. Number 2, gun owner. Number 4, nipahat. Number 6, cell phone. Number 8, Rumpelstiltskin. Number 10, cuticle remover. Number 12, that's 715. Number 14, 152. Number 16, 401. Number 18, 217. And number 20, 849. Oh my God. Come on, don't have any number. I'll tell you what's written there. Go. 13. Number 13, 128. Next. 6. Number 6, that's cell phone. Next.
16. Number 16, 401, next. 2. Number 2, gun owner, next. 13. Number 13, 128, next. 10. Number 10, cuticle remover, next. 11. Number 11, 143, next. 19. Number 19, 918, next. 1. Number 1, rebounding, next. 7. Number 7, Paris. Oh my God, ang galing! Never miss a thing! Ang galing! Wow! Ipinakita rin ng estudyante ni Chris ang kanyang galing! Okay, ready? 2-digit number, please. 42. Okay. 42. Next. 51. 42 and 51. Next. 56. 51 and 26. Next. 26 and 28. Next. 28 and 17. Okay, next. 17 and then 34. 12. Next. 34 and then 12. 15. 12 mm-hmm. and then 15. Mm-hmm. 15 and then 22. 75. And 22 and then 75. 93. Okay. Tapos na po. Ngayon po ay bigyan natin siya ng ilang segundo at minuto, then i-recite niya po lahat yung numbers na binanggit natin. Can I have a clarification? Okay. What is the two-digit number after 12? 15. 15. Ready? Ready? Okay, go! 4, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 8, 1, 7, 3, 4, 1, 2, 1, 5, 2, 2, and 7, 5. Okay. Okay, subukan naman po natin iparecite sa kanya pabalik. Okay, ready, set, go. Okay, backward. 5, 7, 2, 2, 5, 1, 2, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 2, 6, 2, 1, 5, and 2, 4. Ngayon, subukan po natin ngayon na dagdagan yung kanyang 30-digit number. Gagawin po natin 60. Okay, sige po. Last number po natin, 75. Next number. 93. 75 and then 93. Mm-hmm. 81. Okay, next. Next. 93 and then 81. Next. 44. 81 and then 44. Next. 44 and then 68. Next. 69. 68 and then 69. Next. 84. 69 and then 84. 96. Okay, next. 84 and then 96. 27. 96 and then 27. 72. Mm-hmm. 27 and then 72. Last number. 34. 72 and then 34. 34, right? 34, last 2-digit number? Yep. Okay. So ngayon, i-reset po muna niya yung second set. And then afterwards, i-reset po niya. She's gonna recite the whole thing. If you want forward or even backward, gagawin po niya. Ready. Okay, ready na po siya. I-recite niya yung second set. Okay? Ready, set, go! Second set. 9, 3, 8, 1, 4, 4, 6, 8, 6, 9, 8, 4, 9, 6, 2, 7, 7, 2, and 3, 4. Okay! Now, subukan naman po natin na i-recite niya lahat ng numbers. Ready, set, go! Okay. 4, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 8, 1, 7, 3, 4, 1, 2, 1, 5, 2, 2, 7, 5, 9, 3, 8, 1, 4, 4, 6, 8, 6, 6, 9, 8, 4, 9, 6, 2, 7, 7, 2, and 3, 4. Wow. And for the last time, i-re-reset niya lahat. Pabalik. Okay. Ready, set, go. Okay, backward. 4, 3, 2, 7, 7, 2, 6, 9, 4, 8, 9, 6, 8, 6, 4, 4, 1, 8,
3 9 5 7 2 2 5 1 2 1 4 3 7 1 8 2 6 2 1 5 and 2 4. Grabe, ang galing talaga. Pero maging ako ay napasubo. Kayanin ko kaya ito? Okay, ngayon naman po, turukan natin si Miss Bien, ano? Miss Bien, meron ako ituturo sa iyo. Mm-hmm. Okay, napakasimple lang nito. So, pakinggan mo lang yung instruction ko. Okay. Ang tawag dito ay memory linker. So, memory linker. Itself, all you have to do is to link. Okay? Mm-hmm. But the first thing that you have to consider is the so-called mental anchor. Siguro tatanungin mo ako, Coach Chris, ano ba yung mental anchor? Mm-hmm. Exactly. Mental anchor is something that is so appealing to you. Okay? Something that trigger your that triggers your emotion. Okay? It could be that camera, it could be that laptop, or it could be somebody. Okay? But para hindi ka na mahirapan, ako na lang yung ano mo, mental anchor. Now, I'm going to give you 10 items. But I have a warning. You have to hold 2 images at a time. In other words, when I mention the A and the B, you have to hold the A and the B. But when I mention the C, you have to discard the A. Okay? Okay. When I mention the D, discard the B, only the C and the D. It goes something like this. When I mention Manny Pacquiao and Jollibee Chicken Joy, dapat yun lang yung i-hold mo. Si Manny Pacquiao and Jollibee Chicken Joy. Once I mention Barack Obama, dapat wala na si Manny Pacquiao. Dapat Jollibee Chicken Joy and then Barack Obama na. Yeah. Okay. So right now, I want you to establish your mental anchor. Coach Topper right now, climbing on a mountain. See the picture? Yes. 1, 2, 3. Clear? Mm-hmm. Or remove Coach Topper, what will remain? Climbing the mountain. Okay, mountain. Don't tell the story. Okay. Mountain. On top of that mountain, there was a rainbow. See mm-hmm. the picture? Clear? Clear. Okay. On top of that rainbow, there was a sliding octopus. See the picture? 1, 2, 3. Mm-hmm. Clear? Clear. Okay. Octopus. And that octopus went straight to the mouth of hippopotamus. See the picture? Mm-hmm. Okay. Okay. The hippopotamus rolled around. Okay. At nahulog siya dun sa isang sa waterfalls. Mm-hmm. Okay, clear? And clear. Down the waterfalls, you are there holding what? Holding an umbrella. Umbrella. Okay. You're holding an umbrella. And the very reason why you are holding an umbrella because there was a raining marshmallows. Mm-hmm. Okay. Merong marshmallows. Okay. Now, you opened one of the marshmallows. Okay, and you found a diamond. Wow, diamond. Okay, you found a diamond. And you know what you did? You threw that diamond to an elephant. Mm-hmm. Okay. You threw that diamond to an elephant. Okay. Now, without looking, okay. I just want you to backtrack the whole story. Coach Topper climbing where? A mountain. On top of that mountain, there was a what? A rainbow. And there was a sliding. Octopus. That went straight to where? Hippopotamus. The hippopotamus rolled around and fell where? I forgot. Okay, you have to add sound. Waterfalls. Down there, you're holding what? An umbrella. Because there was a raining what? Marshmallows. You opened one of the marshmallows and you found what? Diamonds. And you threw that diamond to? Two. To an elephant. Okay, okay. You hold this blindfold. Okay. Okay, without telling the story, just mention the item. Okay, you can do it. Relax. Should I do this? Yeah, okay. Okay. Go. Okay. Okay. Without telling the story, Miss Bien will mm-hmm. recite the whole thing from mountain to elephant. Okay? Just the item, ready, set, go. Mountain. Go. Rainbow. Very good. Octopus. Very good. Hippopotamus. Very good. Waterfalls. Very good. Umbrella. Very good. Marshmallows. Very good. Diamond. Last one. Elephant. Let's see. Okay. Okay, let's see if Miss Bien can recite. Okay. Okay. Sorry, tinanggal ko na. Okay. Balik ko ba ulit? Let's see if Miss Bien can recite the whole thing backwards. Okay. Let's see. Okay. Okay. Ready? Set, go. Elephant. Very good. Diamond.
Next. Marshmallows. Next. Umbrella. Next. Umbrella. Waterfalls. Very good. Waterfalls. Hippopotamus. Next. Octopus. Last two. Rainbow. Last one. Mountain. Mabuti na lang at nai-relax ko pa rin ang aking sarili kung kaya't nagawa ko ang pinagagawa sa akin ni Chris. Anyway, hiningin ko na lamang ang ating bida ng any words na makapagbibigay ng inspirasyon, lalo na sa ating mga kabataan. Gusto ko pong i-emphasize yung attitude. Ano? Kasi sa totoo lang po, walang hindi magaling. Mali lang ang attitude. So number one, tinuturo ko sa mga tao, you have to trust yourself. It's good to know that you have an upward trust. You trust God. It's good to know that you have an outward trust. You trust those people around you. But you need to develop how you're gonna trust yourself. Another thing, I challenge them to work hard. Kasi hindi siya overnight success. Okay. It has to be a habit. Kagaya po na sinasabi ko, memory is a habit. It has to be your lifestyle. A second nature, it has to be cellular. Okay. Another thing, you have to fearlessly or face your fear squarely. Sabi nga ng fear factor, courage is not the absence of fear, but the ability to face it. Kasi yung fear, andyan lang yan eh. Pero the ability to face your fear, yun yung courage. Alam mo, Sir John, nakakawaw talaga ang galing nito ni Sir Chris. O nga, Vian eh. Pero mas humanga ako sa naging struggle niya noong kabataan niya, kung saan siya naging isang basurero. Oo nga, Sir John. Pero tingnan mo nga naman ngayon, very successful na. At nagtuturo pa sa foreign audience. Kaya nga eh, kung magsisikap lamang talaga ang isang tao, eh, imposibleng hindi makaahon sa hirap. Ano, tama ka dyan, Ben. At makamtan ang kanilang tinatamasang tagumpay. Dahil sa bawat tagumpay ay may kakambal na sikreto. Kaya nga lagi nating sinasabi dito, sa bawat success, may secrets! Scavenger. Maganda lang kung pakinggan sa English, parang Power Ranger, Mazinger, si Diamond. Pero scavenger, namumulot po yun ng basura. May dala akong kape at asukal. Galing sa pinagbentahan ko ng mga bakal at saka mga plastic. Pag nag-demo kayo sa maraming tao, meron diyang sisigaw ng boo, may magre-reject sa'yo. Courage is not the absence of fear, but the ability to face it.